Magandang araw mga kaibigan! Isang panibagong kwento po muli ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay kwento ng isang dalaga na na-in love sa kapatid ng kanyang best friend. Paano niya ito mapapaibig gayong may kasintahan ng binata? Iyan po ang ating aalamin sa pagkapatuloy ng ating kwento. Matapos iayos ni Shannon ang sarili ay lumabas na siya ng silid. Pumunta siya sa greenhouse. Alam niya, nandoon ang kanyang mama para lumanghap ng sariwang hangin. Maraming halamang namumulaklak sa greenhouse ng ina. Ang mag-alaga ng mga halaman ang nagsisilbing libangan nito. "Good morning, Mom." Nakangiting bati ng dalaga sa ina. "Sayo rin, Iha." Hinagod ang tingin ng ina ang anak. At 20, Shannon had been a dedicated career woman. Everything any parent could want in a daughter. Hindi niya pinagsisisihan kung maaga siyang pumasok sa pag-aasawa dahil binigyan siya ng Diyos ng isang napakabait at mapagmahal na anak. Marahil ay ganoon din ang nadarama ni Almira sa piling na mag-aama nito. "I have to go, Ma," papapaalam ng dalaga sa kanyang mama. "Bakit mo kailangan umalis ng maaga? Mayroon ho kasi akong kliyente na kakausapin ngayon." "I see," hinaplot si Jelen ang makinis sa pisingin ng anak. "Then go, baka mahuli ka pa sa usapan ninyo ng iyong kliyente." Yumakap siya sa ina bago tuluyang umalis. Matapos makipag-negotiate ni Shannon sa bagong kliyente, ay tumuloy naman siya sa mansyon ng mga rekto sa Forbes Park. Inilibot ni Shannon ang paningin sa kabuuan ng sala. Napangiti siya nang makita ang perpektong pagkakaayos noon. Bilang isang interior decorator, ay napakamasela niya sa lahat ng bagay. Ang gusto niya ay nasaayos ang lahat ng kanyang trabaho. Kaya naman, napakaraming tao ang kumukuha ng kanyang serbisyo. Matapos tingnan ang bawat sulok ng bahay ng mga rekto, ay umalis na siya. Nang makasakay na siya sa kanyang kotse, ay saka pa lamang nakaramdam ng pagod. Sa backseat, ay pinikit ang dalaga ang mga mata. Nang maalaala ang ama, ay inutusan niya ang driver sa eskudero si Ramik ituloy ang kotse. Nang makarating na sila sa pag-aaring kumpanya, ay panay ang kanyang buntong hininga. Makakaharap muli niya ang lalaking kinababaliwan. Ang lalaking kayang-kaya magpaikot sa kanya sa mga palad nito. Napatigil sa pagkatrabaho ang mga kalalakihan nang makita si Shannon. Kung mayroon mang tao na nagbibigay sigla sa kanila, iyon ay ang anak na dalaga ng kanilang amo. Hindi na kinatok ni Shannon ang pintuan ng opisina ng ama. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob. Katulad ng dapat asahan, ay abala ang kanyang papa sa pagtatrabaho. "Still busy?" Ang tinig niya ang gumambala sa pagtatrabaho ni Jeffrey. Nasiyahan ito nang makita ang anak. "Nandito pala ang prinsesa ko." Lumapit ito sa kinatatayuan ng dalaga. "How are you, baby?" "Tired." Tila nahuupos sa kandilang umupo siya sa sofa. "Dapat sa bahay ka nalang tumuloy, sahil pa dito sa opisina." "I wanted to see you pa, kaya kahit pagod ako, tumuloy ako dito sa iyong opisina." "Ako ba talaga? Ang gusto mong makita? O si Raven?" Pambubuko pa ng lalaki sa dalaga. "Ikasasama ba ng loob nyo kapag sinabi kong si Raven nga ang gusto kong makita at hindi ikaw?" "Definitely not." Sinabayan pa iyon ng pag-iling ni Jeffrey habang aliw na nakatingin sa anak. "Really, Papa? Kung gayon, ay pupuntahan ko na siya sa kanyang opisina." Excited na tura ni Shannon. Si Raven ay naglilingkod din sa kanilang kumpanya. Tumatayo ito bilang manager. May sariling negosyo ang pamilya ng binata, pero mas gusto nito na maglingkod sa iba. Nais si Raven na ihanda ang sarili para sa sandaling isali na ng papa nito ang pamamahala sa mga negosyo nila ay may lakas na at kaalaman na ito. "Go ahead, Iha. Sisiguraduhin mo lamang na napikot man si Raven paglabas mo sa kanyang opisina." Napaangat ang kilay ng dalaga sa sinabi nito. "Konsentidor na ama. Sinabi mo pa, sang-ayon ng ama sa kanya." Napapailing na lumabas ang opisina ng dalaga. Alam ng kanyang papa ang damdamin niya sa anak ng kaibigan nitong si Owen Larosa. Hindi ito nagalit, bagkos ay natuwa pa dahil si Raven ang kabuuan ng lalaking pinapangarap nito para sa kanya.
Pero alam rin ng ama ang hayag ang pagtanggi sa kanya ng binata at labis itong nalulungkot sa kaalamang iyon. Hindi napansin ni Raven ang pagbukas ng pinto ng kanyang opisina dahil ang kanyang buong atensyon ay nasa ginagawa. Nakahinga naman maluwag ang dalaga. Nakalapit siya sa lalaki nang hindi nito napapansin. Binitiwan ni Raven ang sign pen at ipinatong sa papel sa pinipirmahan. Nakapikit ang matang sumandal sa backrest. Nagulat siya nang biglang may maupo sa kanyang kandungan. Bago pa niya malaman kung sino iyon, ay pumulupot na kaagad ang braso nito sa kanyang leeg at madiing lumapat ang labi nito sa kanyang bibig. Galit siyang itinulak si Shannon. Nalaman niya na ang dalaga iyon dahil pamilyar sa kanya ang pabangong ginagamit nito. "You've done it again." "Done what?" ang nagtatakang tanong ng dalaga. "Ruined my day," maanghang na sabi ng lalaki. Mangangatwiran pa sana siya sa sinabi nito, pero naramdaman na lang niya ang pagpangkos sa kanya ni Raven. Napatili si Shannon nang pabagsak siyang iupo ng lalaki sa malambot na sofa. "Utang na loob, umalis ka na bago mo patuloyang masira ang araw ko." Sa halip na magalit sa sinabi nito, ay ubod tamis pa siyang ngumiti. "You know what? Mas lalo kang gumagwapo kapag nagagalit ka." Naningkit sa galit ang mga mata ni Raven na hindi man lang maapektuhan si Shannon sa kanyang malimig na pakikitungo rito. Hindi ba ito nakakahalata na ayaw niyang makita ni Anino ng dalaga? "Come here!" Nagulat siya nang gamitan ng binata ng malambing na tono. Kaya naman, para siyang maamong tupa na lumapit sa harapan nito. Napangiwi ang mukha ni Shannon nang madiing hawakan ni Raven ang kanyang braso at hilahin siya palabas sa opisina nito. "I hate you sa ginawa mo sa akin." Tukoy niya sa pagkaladkad na ginawa ni Raven mailabas lang sa opisina nito. "I hate you too, kaya ang mabuti pa ay umalis ka na." Pagkatapos ay sinaliyang pasara ang pintuan ng kanyang opisina. Pakiramdam ni Shannon ay nabingi siya ng malakas sa pagkakasara ng pintuan ng tanggapan nito. "Parati mo akong sinasaktan, pero magkaganoon man, nanatili pa rin kitang minamahal ang puso ko." Muling nilingon ng babae ang nakasaradong opisina ng binata at pagkatapos ay tuluyan ang umalis. Baon sa dibdib ang sakit sa ginawang pagtrato na sa kanya ng lalaki. "Kanina ka pa walang kibo simula nang dumating ka. May problema ba, iha?" Napabalang si Shannon sa ibang direksyon para hindi makita ng ina ang namumuong luha sa sulok ng kanyang mga mata. Luhang kanina pag gustong lumaglag, lalo pat naalaala niya ang ginawa ni Raven sa kanya sa opisina nito. "Wala naman, mama. Siguro napagod lang ako sa paglilibot sa mansya ng mga rekto." "Kung ganon, ay magpahinga ka na, iha. Halika, ihahatid na kita sa iyong kwarto." Masuyong sabi ni Jelen sa anak. Tungo ang ulong sumunod si Shannon sa kanyang mama. Sa pagharap ni Shannon sa life-size mirror, ay paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung ano pa ang kulang sa kanya. Pero wala siyang mahanap na sagot. Lahat ng magagandang katangian ay nasa kanya ng lahat. Nanlalambot siyang umalis sa harap ng salamin. "Anong gusto mong gawin ko, Raven? Ibigin mo lang ako." Ano niya sa sarili? Bago maghiwalay ng gabing iyon, ay halos mairita si Raven. Obvious kasi na parating isinisingit ni Geoffrey sa kanilang usapan si Shannon at nakukulili na talaga siya. Nang mapuna ng kanyang Uncle Geoffrey ang ekspresyon ng mukha niya, ay tumahimik na lang ito. Hindi na muling nagtangka pa na magsalita. Naabutan ni Shannon ang kanyang papa na abala sa study room nito. "Paperworks again?" Nakasibangot ang mukhang tumitig siya sa mga nakalatag na papel sa study table ng kanyang ama. "Kahit anong gawin mong pagsimangot dyan, ay darating din ang araw na ikaw ang mamamahala sa mga negosyo natin." Itinaas ang babae ang kamay na tila isang talunan sa sinabi ng ama. "Siya nga pala, iha. Pwede bang pakadala mo naman sa bahay ni Raven ang mga pipirmahan niyang papeles?" "Aba, Mr. Geoffrey Escudero, ginawa mo pa akong messenger." Reklamo niya sa ama. "Sige na, iha. Alam ko naman na gusto mong makita si Raven eh." Pilyo ang pagkakangisi nito sa anak.
You hit the bullseye, Mr. Always Right. Nagmamadaling lumabas si Shannon sa study room. Pareho sa Corinthian Garden ang mansyon ng mga Escudero at Laraza. Pagkababa sa kotse, ay kaagad tinungo ng dalagang front door na Rowan. Nagtataka mukha ng babae ang kanyang nakita nang pagbuksan siya ng pinto. Anong ginagawa mo dito? Gabi na ah. Kailangan ko kasing ibigay kay Raven ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan. Tugon niya kay Rowan. Nasa kanyang silid si kuya. Doon mo na lang siya puntahan. I like the suggestion. Natutuwang sabi ni Shannon. Piliang kumaway siya sa dalaga bago tuluyang pumunta sa kwarto ng kapatid nito. Isang taon lang ang agwat ang edad nila ng bunso ng mga Larosa. Mabilis ang pagtibok ng puso ni Shannon nang maabutan si Raven na kalalabas lang sa shower room. Bukas ang roba nito hanggang dibdib. Hindi na ibuhol ang mabuti ng binata ang laso sa may baywang nito. There was an urge na tumakbo siya sa harapan ng binata at magsumiksik sa malapad nitong dibdib. Tumawag sa akin ang papa mo. Sinabi niya, dala mo ro ang papeles na kailangan ko. That's true. Itinaas niya ang hawak na folder. Good. Ipatang mo na lang diyan sa ibabaw ng kama. Nainsulto si Shannon nang utusan siya nito na parang isang alila. Just like that? Hindi mo malang ba ako pasasalamatan? Umangat ang sabay ang kilay ng dalaga nang hindi siya nito pansinin. Hello? Nandito po ako. Nagbigay ito ng pekeng ngiti sa kausap. It's getting late. Umuwi ka na sa inyo. Sabi ng binata. Sino may sabi sa'yo na uuwi pa ako sa bahay namin? Nakangising umupo si Shannon sa gilid ng kama. Ikiniling pa ang ulo para mapagmasdan si Raven. Talagang hinahamon mo ang pasensya ko ha? Napapitlag ang babae nang marasa tayo ng lalaki at halos bumaon ang daliri nito sa kanyang braso. Raven, nasasaktan ako. Tilinang dalaga. Ha, tingnan mo nga naman. Hindi ko akalaing masasaktan din pala ang isang manhid ng katulad mo. Brutal niyang sabi. Walang pakialam kung ano man ang nadarama nito. Umalis ka na, Shannon, bago ko pa mabali ang braso mo. Anong galit na binata kay Shannon? Nakipagtagisan si Shannon titigan kay Raven. Pero siya pa rin ang sumuko nang walang mabaka sa anumang damdamin sa mukha nito. Nanlalambot ang tuhod. Tinungo niya ang pinto palabas ang kwarto ng binata. Titig na titig si Shannon sa larawan ni Raven na nakapaloob sa frame. Masuyo itong hinaplos ng mga daliri niya. Malungkot siyang niyakap ito sa kanyang dibdib. Ang nangyari ngayong gabi ay isang kasumpa-sumpa at nagagalit siya. Pero kahit napupuot siya kay Raven, ay patuloy pa rin niya itong minamahal. Bakit hindi niya maturuan ang kanyang puso na kasuklaman ng binata? Bakit ba ang hangal ng puso niya para ibigin ito ng ganoon kasidhi? Gayong hindi naman ito karapat dapat sa gayong pagsamba. She glanced up at the cloudless sky, inhaling a deep breath. Dahil kapag hindi niya ito ginawa, ay sasabog ang kanyang dibdib sa sobrang sama ng loob. Nakatungong na pasandal ang dalaga sa may bintana. Muli ay tumingin siya sa kalangitan at pagkatapos ay dumiretso sa kanyang kama para ipahanga ang pagod na katawan at isipan. Para saan ang pag-iimpakang iyan, Papa? I'm flying to Germany on Monday on business. Paliwanag nito sa kanya. Alone? Kunot noon tanong niya. Of course not. Kasama ko ang mama mo. Iiwan niyo ako mag-isa dito? No. Kina Auntie Almira mo ikaw tutuloy pansamantala. Habang nasa Germany pa kami ng iyong mama. I like that. Hindi niya naitago ang katuwaan sa tinig. Uy, gustong-gusto mo naman. Pinasila Geoffrey ang pisngi ng anak. Don't put word into my mouth. Ritadong sigaw ni Shannon sa ama. Napapailing na lumapit sa kanyang mag-ama si Jelen. Pag ang dalawang ito ang magkasama, ay parating may pinagtatalunan. Honey, nasa sitting room si Rowan. Hinihintay ka na niya doon. Thanks, ma. Pupuntahan ko siya sa sala. Patakbo nitong tinungo ang pinto. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Wika ni Jelen sa asawa nang makalabas ang anak sa kanilang kwarto. Nothing important, sagot ni Geoffrey habang sinasara ang maleta. Marap ito sa esposa
nang matapos ang ginagawa. "Come here, sweetheart." Malambing na utos ang lalaki sa asawa. Lumapit ito at nagpayakap sa mga bisig nito. "I love the scent, the feel, the taste of you," sighed Geoffrey. Habang nakasubsob sa gilid ang leeg ni Jelen. "You mean that?" Nakapikit na tanong ng babae. "Yes, honey." "Hey," napasigaw siya sa pagkabigla ng buhati ng esposo. "What are you doing?" Tanong pa niya nang tuloy ang mahiga siya nito sa ibabaw ng kama. "I love you, my beautiful wife." Maranghinaplos ang lalaki ang magandang mukha ni Jelen. "You're a vision of loveliness, sweetheart, just like our daughter." "I know that," tugon ito sa asawa. "Shannon, mahal ko." Niyakap na Almira ang babae at hinagkan. "Paupo ka, iha. Magpapahanda lang ako sa glitang merienda sa maid." Nakangiting paalam na Almira sa dalaga. Sa kanilang mag-asawa pinagkatiwala na Geoffrey at Jelen ang unig kaiha nila. Hindi naman naging kainip-inip ang pananatili ni Shannon sa tahanan ng mga larasa. Ang makita lang niya si Raven ay pumupuno na ng kasiyahan sa kanyang puso kahit hindi siya nito pinapansin. May trabahong tinapos si Shannon kaya hindi siya nakasama kay Rowan sa pagsishopping nito. Ang Auntie Almira naman niya at Uncle Rowan ay may dinaluhang party. While Raven is having dinner sa bagong kliyente ng kanilang kumpanya, nagpapahinga na siya sa kanyang kwarto nang katukin siya ng isa sa mga maid. "Senyorita, may naghahanap po kay Sir Raven. Shelo Rauho." "Let her in," aniya sa matandang babae. Bumangon siya sa pagkakahiga sa kama at sumunod rito. Hindi na niya pinagkabalahan pang tingnan ang sarili sa harap ng salamin. Nang makaharap niya, ang bisitang tinutukin ni Aling Edna ay kaagad niya itong pinaupo. Napatitig sa kanya ang magandang bisita. Iniisip marahil nito kung ano ang papel niya sa pamamahin na iyon. "What can I do for you?" "I was looking for Raven, my boyfriend," mapag-angkin na sabi ni Shelo. Nawala ng kulay ang mukha ni Shannon. Wala siyang kaalam-alam na may nobya na pala ang binata. "Really? Well, he's not here," nakakuyom ang palad na sabi ni Shannon. "Kung ganon, maghihintay na lang ako sa kanya." "It's up to you," walang kangiting-ngiting sabi niya. Sa ngayon, ang nararamdaman niya ay sama ng loob sa kaibigan na si Rowan. Ni hindi malang nito nabanggit sa kanya na may kasintahan na pala ang kapatid nito. Tinawagan ni Shannon ang katulong at pagkatapos ay inutusan niya itong ikuha ng juice ang impact ng bisita. Nagingit-ngit ang puso niya sa sobrang selos. Matapos mag-excuse sa babae, ay muli siyang bumalik sa kanyang kwarto. Wala siyang ganang entertain ang kanyang karibal. Sa kwarto, ay kinontak niya ang kaibigan sa cellphone. Kaagad niya itong pinabalik sa bahay. Sinabing emergency. "Well, at least you're here. What on earth delayed you?" Sinadya niyang langkapan ng pagkainis ang boses. "Traffic. Blame it on the officers. Dahil hindi pa nila nagagawang bigyan ng solusyon ang problemang napapanahon pa nung naunang presidente." Pilit pa na pagkapatawa nito sa kanya. "Nadaanan ko sa baba si Shelo." Hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Shannon si Rowan. Guilty ang dalaga. Hindi niya sinabi kaagad dito ang tungkol sa nobya ng kapatid. Alam niyang ito ang ipinagpuputok ng butse ng babae. "You're my best friend. Bakit mo hinayaan akong umasang tutugunin pa ni Raven ang pag-ibig ko?" "I'm sorry, Shannon. Ayaw lang kitang masaktan." "Nasaktan mo na ako." Napayuko si Rowan pagkatapos ay tumingin sa kanyang kinaroroonan. "Gusto mo ba mawala sa buhay ni kuya ang babaeng iyon?" "Ipagpalagay na. Pero paano iyon mangyayari?" "Meron akong naisip." "What's on your mind?" Nakaarko ang kilay na tanong ng dalaga. "Ang kailangan mong gawin ngayon ay umarte lang at pagkatapos solved na ang problema mo." "Anong gagawin ko?" "Very simple." Tumalikod ang babae palabas sa kwarto ni Shannon. Nilusob ang sariling closet at pagkatapos ay kinuha maluwag na maternity dress at isang padding. Pagbalik sa silid ng kaibigan ay may dala na ito. Umangat ang kilay ni Shannon nang makita
ang ibinagsak nito sa ibabaw ng kanyang kama. Natatandaan ko na ginamit mo iyan sa plague. Pregnant ka pa nga doon. Yeah, at iyan ang gagawin mo ngayon. No, sigaw niya. You have to do it kung gusto mong masolo si kuya na naig ang damdaming nagmamahal. Kaya pumayag siya. Dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Ano kaya ang pinaplano na magkaibigang Rowan at Shannon? Ito na kaya ang paraan para mapabaling ang pag-ibig ni Raven sa kanya? Iyan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.